Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang at mabiyayang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang hapon din po, Father. Ating ipagdiwang ang Solemnity of the Most Blessed Trinity. Dakilang kapistahan, isang Diyos, tatlo sa pagkapersona. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Binabanggit po ng Church Fathers, light, radiance, grace ay dapat nasa sa ating lahat kung isinasabuhay natin ang pagkakaisa, pakikipagkaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagkat ang buhay po natin bilang simbahan ay sinakramentong banal na santatlo. The Church's icon of the Trinity. At ang buhay natin bilang pamilya ay dapat gayon din, pagkat ang hiwaga at ang buhay, mapanligtas na pag-ibig at kabanalan ay dapat suma sa ating lahat. Ipagdasal po natin ang lahat ng pamilya, gayon din po ang mga pamayanang Kristiyano, pagkat itong linggong ito ay Basic Ecclesial Community Sunday. Linggo ng maliliit na pamayanang Kristiyano. At ang ating pamilya ay dapat kabilang doon. Yung ating buhay at pagkakabuhay bilang barangay ay pamumuhay bilang bayan ng Diyos. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, pagkat sabi natin, sin is the absence of love. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo,
kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan sa mga taong kilulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagkukunyi ka namin, nasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kakapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sangkatauhan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan,
sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalang Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin, ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Na ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng mapayapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya. Makilaman, Anak Espiritu para ngayon kailanpaman. Aleluya. Inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang magmaparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa magitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa lahat. Tayo po ay merong pagdiriwang ngayon
na napaka-espesyal pagkat matapos itong mga pagdiriwang na kaugnay ng Pasko ng muling pagkabuhay, ay tayo po ay nasa karaniwang panahon o ordinary time. Naalaala ko yung salitang ordinary. Literally, it means pedestrian. Pero sa talagang tunay na kahulugan nito ay order. Pagkat dapat ang mga araw ay napapagkilanlan kung papaano natin isinasabuhay ang ating buhay bilang bayan ng Diyos. Ano ang wagas na pamumuhay bilang tunay na Kristiyano? Pagkat pag po yung salitang Trinity ang pag-uusapan, yung po ay wala sa Biblia. Yung po ay bunga ng maingat, masiyasat at madinasaling pag-iisip-isip. Ano ba ang Diyos at ano ba ang tao? Ang Diyos po ay Espiritu. Sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya naman, kung tayo po ay tunay na nananambahan sa Diyos, mamumuhay tayo sa katotohanan. Pag-ibig, kapayapaan. Kaya sabi natin, light, radiance, grace in the Trinity. Yung po ang sabi ng mga church fathers. At nung pong panahon ni Pope Gregory IX, doon po ipinahayag yung salitang Trinity. Naalaala ko yung iba sa atin ang pangalan ay Trinidad. Yung po ay nasa kalendaryo. Pero yung po ay hindi lamang karaniwang pangalan, kundi ito ay adjective ng Diyos. Isinalin sa ating wikang Pilipino, sabi natin, banal na santatlo. Three in one, one equals three. Hindi po yung tatlong Diyos, iisang Diyos lamang yun. At yung pong pagbubunyag ng kanyang sarili o self-disclosure ng Diyos. Divine revelation of God ay yun po ay yugto-yugto. Naalaala ko yung salitang economy. Hindi po economic, ha? Economy. Ibig sabihin, gradual. Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa huling pahina ng aklat ng Biblia. Tinuturol nito ang katotohanan ng ating pananampalataya na ikaw, ako, tayo bilang simbahan ay pamilya ng Diyos. People of God. And if we are truly a church, living in time and space, where does the church came from? Yun ang tanong. Saan galing ang simbahan? Ang simbahan po ay sinakramentong banal na santatlo. Pakibigkas nating muli. Ang simbahan ay sinakramentong banal na santatlo. Icon of the Trinity. Larawan. Buhay. Misteryo. Kahiwagaan. Kaya hindi po natin maiintindihan lahat pagkat yung kukote natin kakapiraso sa napakalawak at walang hangganang buhay ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya kung tayo namumuhay bilang tao, nilikhang kawangis
kalarawan ng Diyos, dapat yung mismong katangian ng Diyos ay sumasa iyo, sumasa akin. Sa ating lahat, hindi kami-kami, kundi tayo. We, majestic we, hindi fragmented o mayroong kanya-kanyang asim o kanya-kanyang pautot o kanya-kanyang pakulo o kanya-kanyang epal. Hindi po gayon, pagkat yung buhay ng Diyos ay communion of persons. Kaya yung si Mr. at saka si Mrs., kung namumuhay sila ng tapat sa pag-ibig, pagkat ang pag-ibig po ay kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. At sabi natin, sin is the absence of love. Ang kasalanan ay kawalan ng pag-ibig. Kaya ang katangian ng pag-ibig ay pakikipagkaisa. Hindi yung nagkakaisa, hindi unitives. Hindi yung paksyon, ano, hindi po ito party-party, kundi naroon ang kalooban na punong-puno ng pag-ibig. Pagkat ang pag-ibig po ay hindi yan nakalagaylaan sa sarili. Ito ay ang tendency ng tunay na pag-ibig ay ibinabahagi. Kaya pagbabahaginan ng buhay, pagbabahaginan ng grasya, pagbabahaginan na nagmumula sa tinatawag nating kapakumbabaan. Kaya yung Diyos, mula sa kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao. Nakipamayan sa atin, Emmanuel, God is with us, God is for us. Yung Ama, nilalangkipan natin ng adjective na mapanlikha. Pero paano siya naglikha? Sa pamagitan ng kanyang salita. Pagkat in the beginning, the Word is God. Yun ang binabanggit sa prologo o introduction ng Gospel according to St. John. At yung pong Diyos na nananalita, nagpahayag ng sarili sa iba't ibang panahon at iba't ibang pagkakataon. Kaya kung ating hahalungkatin ang aklat ng Biblia, nandoon yung self-disclosure, revelatory experience ni Moses, ni Abraham, nung ating mga ninuno. At naalaala ko nung year 2000, may napakagandang painting. Ito po ay gawa ng isang Russian painter na ginawa nating paglalarawan ng Jubilee 2000. Naroon yung panauhin ni Abraham sa katanghalian na nagkakasalo-salo, na para bagang may espasyo na nag-iimbita to share what they have. Kaya po pagka kayo'y nagsasalo-salo at pag tayo ay dumadalo sa pagdiriwang pagsasangayon ng kaligtasan, natitipon tayo sa hapag ng salita ng Diyos, sa hapag ng huling hapunan. Galing tayo sa iba't ibang larangan ng buhay at ating isinasangayon ang pagkakasalo-salo ng mga tao galing sa iba't ibang bansa bilang pagtatampo na tayo ay icon of the Trinity. Kaya where does the church came from? It came from the Blessed Trinity. At bilang ecclesia inter tempora, simbahang naglalakbay sa pagitana ng panahon, yung panahong nakalipas, panahong haharapin natin at tayo ay nasa enter tempora, nabubuhay tayo bilang pamilya ng Diyos, bayan ng Diyos, people of God, with all our charism, with all our talents and potentialities, what is good in us, what is noble in us, what is beautiful in us,
we do share as God's family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ito'y pagsasabuhay ng buhay ng Diyos. Communion of persons. Yung ama, mapanlikha. Yung anak, mapanligtas. Ang Espiritu Santo, nagpapabanal. It vivifies our life as a people of God. As we journey together, buhay natin galing sa Diyos, kaya the original blessing ay itinatampok natin. Malimit ko itong banggitin pagka naglilibing. Life, from eternity to our mortal life, then our everyday steps, our everyday manner of living is a travel, journey towards fullness of life. Pagkat tayo po ay mga makasalanan, infinite yung Diyos, tayo ay finite being, temporariness, ano? Pagkat we are living in a space and time, transitory. At ang grasa ng Diyos ang nagpapatatag sa atin, at yung grasang yon nagpapabanal. Kaya sabi natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, imbitasyon na mamuhay tayo sa udyok ng Espiritong banal para ang ating buhay at pagkabuhay ay biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Kaya ito po'y ating isa isip, isa puso, isa buhay natin bilang mga inangking anak ng Diyos. Pagkat sa binyag, sabi ko, pumapasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Itinatakwil natin ang kasalanan. Nagsisisi tayong matapat sa ating mga kapalpakan, mga kasalanan, at tayo ay namumuhay ng bagong buhay dulot ni Kristong nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Kaya sabi natin, we do not fall in love, but we remain in love. Pakibigkas natin muli. We do not fall in love, but we remain in love. Magpakababa ka, sapagkat sa pagpapakababa, doon ka makapagbibigay ng buhay. Doon ka magbabahagi. Doon ka gagawa ng mabuti. Sapagkat kung hindi ka magpapakababa, aalisin mo yung pagiging arrogante, hambog at mayabang. Tutularan mo si Kristo na nagkatawang tao. Sukdo lang nagpakababa, inialay ang kanyang sarili sa krus upang siya maging buhay at pagkakabuhay natin araw-araw. At tayo po bilang basic ecclesial community, sana po naman kitang sa pamilya ay merong aklat ng Biblia. Nagninilay tayo, nagsasabuhay tayo sa udyok ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos dapat may impact, may influence sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kayo pong magkakapitbahay, nagbibibliya-rasal, sama-samang nag-aaral, nagdarasal ng Biblia upang gumanda ang asal. A new way of being a church, living in love, in communion, and in the Spirit of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayin man ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo,
pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang tinanggap nating buhay at pananampalataya, buhat sa banal na Santatlo. Idulog natin sa trono ng kalwalhatian ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Atin pong itutugon sa sambit ng mga dasal o kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika, na siyang mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa ipahayag niya sa kanyang mga turo at mga pagsisikap ang pagmamahal ng banal na Santatlo para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating ubispo at ating kura paroko, nawa sila'y maging laging malakas sa pagtupad sa kanilang tungkulin at malasap nawa nila ang bunga ng kanilang katapatan. Manalangin tayo. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kaanib ng iba't ibang sangay ng Kristyanismo, nawa sa kanilang parehong pananampalataya sa banal na Santatlo, sila'y mamuhay na nagkakaisa at mapayapa. Manalangin tayo. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga mag-anak sa ating pamayanan, nawa mailarawan sa kanilang pakikitungo sa isa't isa ang pagmamahalan ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Para sa ating sarili at lahat ng mahal natin sa buhay, nawa lagi nating isaisip na kapiling natin ang banal na Santatlo at humango tayo rito ng galak, lakas ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. Atin din pong isama sa mga panalangin ang mga samo, dalangin, intention, thanksgiving, and all prayers commended to Santo Padre Pio. At yung pong mga hindi makapunta rito dahilan sa kasalatan at yung kanilang kalagayan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. At yung pong mga birthday celebrators sa araw na ito at sa buwang ito ng Hunyo, mga anniversaries ng kasal at mga iba't iba pang paggunita. 39th anniversary po ni na Charles and Isa Gotenko Ramones, yung po ay taga Bataan. Ano? At ang iba pang mga wedding celebrators sa at yung ibang mga tumatanggap ng sakramento katulad ng binyag, kumpil at yung pagkakasal, manalangin tayo sa Panginoon. O kabanal-banalang Santatlo, dinggin mo kami. O Diyos na walang hanggan, nilikha mo kaming kalarawan mo at pinagkalooban kami ng bagong buhay sa sakramento ng binyag. Puspusin mo kami ng iyong pananatilit. Tanggapin kami sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magstayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral
ang bawat isa. Iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tubayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista,
mga bata, mga kabataan at mga pamilya, at gayon din po ang basic ecclesial community at ang mga nasa iba't ibang ministries and advocacy for social justice and peace, non-violence communication, at yung pong mga nagmamanakit for environmental concern and stewardship of life and all of creation. Maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda at mga hanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, at maging yung pong mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, mga medical personnel sa ating mga hospitals, clinics, at maging sa ating maralitang tahanan na inaasikaso ng mataimtim ang mga may karamdaman at mga nakatatanda. Maging yung po mga nasa public and government service, yung mga nasa bilangguan, volunteers in prison, pastoral care, at maging yung pong mga men and women in uniform, at yung mga samo at dalangin nating idinudulog kay Santo Padre Pio at kay San Antonio ng Lisbon at Padua, unang araw po ngayon ng Nobena kay Saint Anthony, at sa Miyerkules yung mga nagadibusyon sa Sacred Heart of Jesus, at yung pong mga nasa larangan ng karalitaan, urban and rural poor, at yung mga nagsasagawa ng rescue, alay kapwa sa mga biktima ng kalamidad, mga apektado ng digmaan, at ang gayon din po ng mga karamdaman. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong si David Senior, si Felicidad, si Emerian Edwin, Domingo, Florencia, Marcelino, Ana, o si Sito, at yung ating pong mga sumakabilang buhay na magulang, kapatid, kaanak, at yung mga taong naging bahagi ng ating buhay, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio ng Lisbon at Padua, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nanggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama nang sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakat, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Trinity Sunday blessing sa isa't isa. Peace be with you. Thank you.
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Espiritu ng Diyos Anak, ang taglay, ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo ay makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagkapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Thank you.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa magitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrelcina, monghang banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyari pong pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pasasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collection na nagdaang linggo. Nariyan din po ang total income and expenses ng isinagawa nating car raffle program para sa mga scholar ni Pio. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may malaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to that 1983 canon law and requirement of the CBCP as the National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit po tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana lalo't higit sa Osteria. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church, atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagkapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo, ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman,
ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nakaraang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagpapaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari pong makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-anim ng gabi. Muli, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsatayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Sa darating pong linggo, another doctrinal feast. Ang pagdiriwang natin sa linggo ay Corpus et Sanguinis Christi, Solemnity of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ. At sa Merkules, simula ng nobena sa karangalan ng Sacred Heart of Jesus na ang kapiestahan ay June 16. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutian, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpalaala ng pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte,
taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po'y humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at lalo na yung may sakit naming mga pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at mga donasyon tulong. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Para sa sarili.